Popits, welcome back. So ngayon, pagkikita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng buro. Ano sa Tagalog to? Binuro. Fermented rice. Binuro na hipon. Or fermented rice and shrimp. Okay? Ayan yung mga gagamitin ng ingredients. Pero ito, gagawin ko muna yan. Tatanggalin ko yan. Tapos meron tayong datu puti vinegar, tapos coarser salt, and then siyempre yung kanin. Okay? Gawin ko muna to. Okay, yan na. So malalaki yung mga ipon natin, katropa pits, ang ginawa ko, pinutol-putol ko. And of course, matataba sila. So talagang magkukulay kaagad to. Yan. Okay, so gagawin na po natin, no? Okay, ngayon, ang gagawin natin, ito po yung kanin natin, di ba? So, pag nagsayang kayo, huwag masyado matigas. Mas maganda yung medyo malambot. It's like this po. Okay? So, hindi na po ako gagamit ng gloves kasi nagugas naman ako. Yan, so, bali, 7 takal yata ito. Okay? So, tapos mga, bali, 1 kilo to eh. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Tapos, bali, gagamit tayo ng suka. Dato, piti, 1/2 cup, okay? Tapos, ito, mga 3/4 cup, okay? So, ang gagawin natin muna, mga katropa pits, yan. So, ilalagay ko muna dito. Okay, tingnan nyo yung taba niya, di ba? So, ang gagawin ko, pupunasan ko siya ng kanin. Actually po, yung tatay ko hindi gumagamit ng suka. Kasi press talaga yung mga hipon sa Sasman, di ba? Sa Pampanga. So, dito gumagamit ako ng suka. Ang gagawin ko, yan. Gaganinin ko lang. Aluin ko lang, katropa pits. Yan. Ganyan. Tignan nyo, may kulay ka agad, di ba? Hanggang mahalo lahat, katropa pits. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko na yung suka natin. Bango. Kasi katropa pits, ang mahal dito ng buro. Yung maliit lang na ganyan, mga 355 ml, nasa $8 to $9. Bakit hindi ka nalang gumawa, di ba? Kung marunong ka naman, pagtsaga mo lang gawin. Yan. Magugas muna ako. Tapos lalagyan ko siya ng 1/2 din. Mas magandang gamitin kasi ito, katropa pits. Yung parang rock salt sa atin, di ba? Yan, so 1/2.
So, tignan nyo katropo pizza. Diba? Mamaya ko na lalagay sa lalagyan kasi medyo mainit-init pa yung kanin. Supposed to be, lalagay mo siya. Ano na siya, yung malamig na siya. Wow. Yan po, ganun lang. Ganun ang paggawa ka, Tropo Pits. Okay, so ngayon, lumamig na yung kanin natin. Pwede ko nang i-transfer dito. But before that, make it sure na na-sanitize yung paglalagyan nyo. Okay? I want to say hi to camera. Oh, oh. You want to say hi to camera? Say hi to them. Hi. Hi, Katropo Pits. Hi, Katropo Pits. Okay. So, just stay here, okay? So, ilalagay ko na po, no? Yan. Yung marami-rami to. Pero kahit marami po, namimigay naman kami sa mga ibang Kapampangan dito. No, go over there. They cannot see you. Kasi maraming Kapampangan din dito na gusto yung ano. Hi. Oh, say hi. What are you doing? Sana, nung huli akong gumawa, Tropo Pits, kasyong kasya to, ewan ko lang ngayon. Tapos yung ano, yung alam niyo yung sa likuran ng hipon, yung may item, kailangan tatanggalin yung Katropo Pits, ha? Lilinisan po. Kasi sobrang laki, so kailangan mong tanggalin pati yung ano niya, balat niya. I'm here! Oh, you're here? Pwede lang magtinda sana. Magtitinda na ako eh, di ba? Kaya nga, kailangan mo ng ano, permit. Oy! Tama-tama, Katropo Pits. Kakasya. Oh, parang inexacto sa sakto. Here you go. Yan. Tapos medyo linisan lang yung ano dito. Mga nalagyan ko. Siyempre. Yan, Katropo Pits. Yan na. Kung gaano kalaki ito. 4 liters. Okay? So, pag tinakpan nyo, lagyan nyo ng surround wrap. Yung plastic po. Kahit anong plastic, iano nyo po dito tapos ilagay na yung lock niya. Okay, kasi mas maganda yung para hindi sumingaw. Pero kung alimbawa, ito po 10 days, okay? 10 days. Para sigurado makasim po siya. So, paano? Sana may natutunan naman kayo.
Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, okay? So, God bless po and bye-bye.